Psst, tara, ugbo tayo. You know mga kaputrit, nandito tayo ngayon sa Ugbo Manila Partikman, ang masasarap na pagkain dito sa Ugbo Tondo. You know, solid na solid. Kaya handa na ba kayo? Tara na, i-follow nyo kami. Pagdating dito sa Divisoria, lakad lang ipapunta dito sa Pure Gold para masahin ng mga jeep, Pabelasquez. At ayun na nga, iiwan na ako. Tapos sabihin nyo sa driver, sa Ugbo Street lang. Sakto ibababa kayo sa pinaka-Ugbo Street. At ito na ang aming first stop, ang Rados Lechon sa Eskinita. Kaya dali-dali namin pumunta. At ayun nga, pagpasok nyo ng Eskinita mga food trip, makikita nyo na agad yan, may mga niluluto, may sinangag, may lechon awali, at kung ano-ano pa. Siyempre, pangalawang punta na natin dito mga food trip, yung mga kasama naman natin, mga Kema Boys, ang Titi Kem. Ito naman yung kanilang menu mga food trip. Murang-mura, walang nagbago. Number one nila, lechon awali. Tapos itong asado, solid, solid. Sumunod naman itong beef kamto. At ayun na nga, ang in-order natin mga kaputrip, tumbong, isang tumbong supreme rice, tapos isang lechon, lechon kawali rice. At ang lechon kawali rice nila mga kaputrip, 115 pesos. Ang tumbong, 115 pesos din. Parehan with rice sa mga kaputrip. Itong unang titim, si James Breed, you know, si Brian. Oh, solid na solid talaga yung tumbong ni Rado. Tapos tikman niya rin daw yung ano. Ito naman si Maki, ang seaman ng tropa. Solid na solid. Siyempre, di tayo papaulit. Titikim din tayo. Sama natin yung pinaalit, yung kawali, pati itong papaya. Tapos lagyan natin ng konting sauce ng asado. Solid. Manan natin yan, no? Grabe, sarap mga kaputrip. Solid na solid. Ganun na ganun pa rin lasa niya. Crispy yung pinabalat, tapos tender yung loob. Ang sarap ng asado sauce. Sakto lang yung pagkatami, solid na solid. Tapos ito namang sabaw nila. Sarap ng anong sabaw ng tumbong ata ito mga putik. Solid na. Napadilat pa yung mato. Diba? You know? Try din daw ni Brian. Itong. Tapos tikman naman natin tong tumbong. Kung ganun pa rin ba, may pagkakaiba sa lasa. You know? Solid. Ganun na ganun pa rin mga putrip. Malasang malasa pa rin. Tapos malinis na malinis kasi wala kang matitikmang pait. Yan o. Dapat sa akin yan. Kakainin ko sana yan kasi balat yan eh. Nauna na ako ni Brian. Solid. Crunching, crunchy. Kasi ito lang si Maki. Titikman niya yung ano. Yung tumbong. Ito na nga ako. Gago. Ito na nga sabon. Solid. Diba? Kakasubo pa lang, umuoko agad. Tapos meron pala sa dito. Ito hindi ko na-try nung nakaraan. Itong Shanghai nila. Kaya sinubukan namin tikman din. At solid din yung Shanghai nila mga putrip. Ang sarap ng ano, nung feeling sa loob. Ang sarap ng feeling mo. After nan mga putrip, pumunta naman kami dito ay Boy Pika. At ayan yung mga ano nila. Mga Korean yan. Hindi ko na alam tawag isa-isa. Kayo na bahala. Pag pumunta kayo dyan, halos tumbukan lang yan nung kay Rados, kaya madali makita. Ayan, ang in-order ko mga putrip, isang yan, yung kikiam ng incheck, tapos yung shrimp flavor daw yan, tapos itong lobster egg. Tapos din ako pumili na isa kasi dahil pa namin titikman eh. At ito na nga, pagkatapos yung prito, nilagyan niya yung special sauce nila, garlic sauce ata yung mga putrip, tapos meron siya ng chili sauce at regular sauce. Ayan yung shrimp po. Siyempre, tikman na natin tong lobster. Oh, solid na solid yung lobster, mga putrip. Lobster egg, ang sarap. Ang sarap mga putrip. Pasarap talaga dito yung mga putrip. Yung sauce nila, yung garlic sauce. Ang sarap kasi ng garlic sauce. Sakong-sakong yung lasa ng garlic, tapos yung mayo. Garlic mayo, sarap as in. Tapos yung chili nila, may dang yung pagkakangan. Kaya sulit na sulit. Cheers daw mga tropa. Okay, muntik pa mabilukan si Maki. You know. Kaya nga mga kaputrip, after natin kay Boy Pika, dito naman tayo kay Opa Street Food. You know, mga ihaw-ihaw naman to, mga Korean ihaw-ihaw, mga skewers, barbecue, mga ganyan. Kaya na bahala pumili pag nandito kayo. Katabi lang din yan ni Boy Pika. As in, magkatabi sila. Na-marinate yan mga kaputrip, bali ihaw na lang. At ito yung mga pinili namin, bali itong bacon sausage,
tapos Wagyu tsaka beef strip. Ay, mga napili namin mga po. Siyempre, lutuin muna ni Kuya. At ayun, pinapapuy-apuy pa ni Kuya. Kaso, hindi uso yung charcoal grill dito, yun, no? Electric grill, stove grill, tatatawag nila dyan. Modern na talaga. At ito, dyan kay Opa Street Food, meron din sila mga ano, sushi. Di tayo mahilig sa sushi, mga putrip eh. At ayun na nga mga putrip, luto na. Unang titikim si Maki. Bali, yung beef strip nila medyo napakapal yung hiwa. Expected ko maninipis para mas mabilis makain siya, mas malambot. Sunod naman itong Wagyu. Ah, sarap talaga yung Wagyu. As in, ang sarap yung ulam sa kanin. Ang lambot, Tapos lasang-lasa talaga yung beef. Sarap na sarap. Tapos ito naman, bacon sausage. Solid na solid din tong bacon sausage. Tapos sabayan pa ng sauce. As in, sarap din yung ulam. As in, wala na ako. Siyempre, babawas tayo. Bawal ng kanin masyado. Next stop naman tayo. Pagkatapos ng mga putip, dito naman tayo pumunta sa mga patatas. Ba, nirol yung patatas. Solid na nirol yung patatas. At ayun na nga. Umorderin kami yan. Magkano ba yan? 55 pesos ata. 55, 45, parang ganun. Tapos pwede yan. Dalawang flavor hiningi ko, sabi ko. Ano, pwede ba cheese tsaka barbecue? Eh? Pwede naman. Solid na solid din yung mga putip. Kasi crispy yung pinapatatas niya. Sakong-sakong yung pagkaluto. Tapos yung ano, yung mayo tsaka ketchup, pag pinag-alang sarap ng sausawan, solid na solid. Crispy pa. Tapos patatas talaga. Oop. Tapos sa atabi ng patatasan, merong barbecuean, 20 pesos isa niya mga putrip. At solid na solid din yan. Ayun, no? Barbecue, 20 pesos. Na? Ayun, si Buboy naman titikim. Oop. Ino, nandigas yung mukha. Mainit daw din yung mukha. Huwag ko na video. Okay, take two. Oh, naiinitan pa rin siya. Solid yung food trip. Eto na tayo naman ang titikin mga food trip. Ang sarap niya mga food trip. As in, sarap isama sa anin. Kaya syempre, nagbabaw sa akin, mahirap na baka maghanap tayo ng CR nang wala sa oras. At ayun na, sa bandang gawi palayuan, dito naman tayo sa Prito. Chicharon bulaklak ang titirahin natin at itong one day old. Tig 100 pesos isang styro. 110 pesos isang styro yan. Pero pwede rin mix na 120 pesos. Yan na. Bali, pagka niyan, ipiprito pa nila. At ayun, subo namin. First time kong titigim ng one day old egg. One day old. Kaya wish me luck. Tignan natin kung solid ba. Solid naman. Ang ano lang, mga putrip, dito naman, ano, yung chicharong bulaklak siya mga putrip, medyo makunat, hindi ganong crispy, gusto ko sana crispy, parang chicharong talaga. Tapos ito nga, one day old egg, yung experience ko mga putrip, sulit din naman kasi akala ko pangit yung lasa, nakalimutan lang nilang tanggalin yung apdo, nakalimutan din namin sabihin, pero nasabi namin nung una na may apdo pa ba yan, nakalimutan namin sabihin na patanggal, so naluto na agad. Yun nga. Tapos ito si Buboy naman tumingin. First time niya rin din. At first time niya rin din nakain yung updo. Ano ninyo ka? Halos masuka siya. Lap dip mo lang. After syempre pampahimag sa matay dito tayo kay Aling Consuelo. Order tayo dyan yung kay Aling Consuelo. Ayan, bali 60 pesos yung special nila. At ayan, tinignan ko na yung video doon sa kabila. Magkaaway pala sila. Ayoko na maging parites. May pinagdadaanan pala sir, pinalis ako kasi nagbibideo daw ako. Sa iba daw ako, murder. Tinawala ko lang, syempre. Mainit uli, nag-aagawa sila eh. Pares naman pangalan, branding nung ano. Pares naman yung brand na pinadama na, pero magkagalit sila. Hindi pa nahalo, wala na. Pag magkamag-anak talaga eh, no? Tapos sa'yo na, ang sarap naman, solid naman. Kaso medyo gooey yung texture niya kasi sobrang lambot ng Ricardo. Parang humalo mismo doon sa may pinahalo-halo. Pero parang plema. Kaya ayoko nang gano'n. Kaya gusto medyo biteable pa, nakaagat pa yung mga Ricardo. Parang sarap kasi pag gano'n yung feeling kesa ganyan gooey. Siguro na-champuan lang namin. Balikan na lang namin siguro. Pag balik namin, tingnan natin gano'n pa rin. At bumili sila ng ano, ng shawarma dyan, shawarma pita. First bite daw. Unang kagat, pita agad.
Tapos umorder ako siya nga, aling pining katabi ng Consuelo. Try ko, ba't nagtatalang siya, nag-aagawan talaga sila ng customer, nagsisigawan sila. Agawan sila doon eh. Kaya tinignan ko dito ang solid din. Dito naman, 50 pesos, may kasama ng ice cream yung pinaka ano nila. Pinaka halo-halo nila mga kapotrip, yun o. Solid. Tapos ganyan din, isang lanerang bilog na ano, yung leche plan. Siyempre, tikman din natin. Alas walang pagkakalayo sa lasa mga kapotrip. Ganon din kasi yung loob. Gusto ko talaga mga kapotrip, kapag kinagat may saging, may pagkahalong ano pa. Nakakagat pa. Hindi, kasi masyadong malambot pare sa Consuelo, pati di ko ay pining. Di sa sinisira ko mga kapotrip. Ito lang na-experience ko. Siguro, next time na pagpunta, try natin kung ganun pa rin. Tapos ito na mga kapotrip, yung pawok. Ang sarap ng mga pawok dito sa Tondo. Ito yung solid na solid talaga. Tara, panoodin muna natin ng malupitan. Tips nga pala sa mga gusto pumunta dito sa may ano, sa may Ugbo, agahin nyo para konti yung tao. Siguro mga 3 nandito na kayo, 3-4, kasi gumaganyang oras ang bubukas sila. May mga bukas na dyan, kaya agahin nyo na lang para less hassle din para sa inyo. At ayun na, tapos na yung ang in-order namin, Ultra Mix. At ayun na, after nung rice, ilalagay nila yung pinaka toppings. Bali, Ultra Mix lahat. Yun yung pina-overloaded nila at ito na yung kinalabasan mga kapotrip. Ang masabi ko, solid, solid talaga yung pagkain na yun. Solid, ang sarap ng pagkaka-fried rice nung ano, nung kanin. As in, solid talaga. Kung ano lang, medyo busog na rin kasi kami dyan, kaya di na namin naubos. Kayo na lang din bahala. Add nyo na lang ako sa Facebook, TikTok, tsaka YouTube. Yun lang, bye guys!